Kamusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko in-upgrade itong Springtype Airsoft MP40. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kina Kent Abduhan, Mahater G. Salek, Joshua Yudela, The White Sheep, John Garrett Jimena, Ashley Pellet Gun Reviews, Crypt, Tutorial Jiro Michael Marquez, Gal Suplig, at kay Michael Aguilar. At shoutout din pala sa aking mga cousins, sina Neil, Sheena, Adamil, at kay Udimil. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo lang yung notification bell para maabisuhan ka sa susunod ko pang mga videos. So mga ka-review, bubuksan na natin itong MP40. Ayan, nabuksan ko na. At ang una kong i-upgrade ay ang kanyang air pump piston para lumakas ang impact at tataas ang pressure ng spring. Lalagyan ko ng plastic ang loob ng piston. At ito na ang mga plastic na ginupit ko. At ilalagay ko ito sa loob ng piston. Ginupit ko lang pala ito sa ganitong klase na lalagyan mga ka-review. So, 18 pieces lang ang ilalagay ko sa loob ng piston. Kasi yun na ang maximum na pwede na ilagay. Para mag-abot pa ang piston hook at ang trigger hook sa isa't isa. Kasi kapag nasubrahan ang mga nilagay natin, hindi na mag-aabot ang mga hook kapag ikasa mo na. So, susubukan kong ikasa siya para malaman ko kung nag-aabot pa ba ang mga hooks sa isa't isa. Ang susunod ko namang i-upgrade ay ang kanyang barrel. Kasi ang length nito ay hindi aabot 5 inches. Maikli lang siya. Kaya papalitan ko ito ng isang copper tube barrel na may 6 mm inner diameter kagaya ng mga ginagamit ng mga high-end na battery-operated airsofts. So, ayan siya. Ito ay may habang 50 centimeters or 15 inches. At kasya sa loob ang isang 6 mm pellets. Lalo na yung mga precision BBs. So, subukan ko itong low-grade pellet. Tingnan ko kung tatagos ba ito sa kabilang dulo. Ayan, tumagos siya. Para maiwasan na mag-jam yung mga low-grade pellets sa loob, isa-sandpaper ko ang loob nitong copper barrel para mas smoothen siya. Pero, mas maganda kung gagamitin na lang yung mga precision BBs kasi smooth yun at napaka-accurate ang size. 6 mm talaga. So, ito pala ang sandpaper na ginamit ko. At gumupit ako ng isang pahaba na shape. Tapos, sinuper glue ko ito sa mahabang alambre para maipasok ko ito sa barrel. Ayan. Para malaman ko kung ayos na yung ginawa kong pag-sandpaper, ikakabit ko ito sa air pump nozzle at iti-test fire. Ayan, naikabit ko na partially. At ipapasok ko lang itong copper barrel at papakiramdaman ko lang kung pumasok na ba ang air pump nozzle sa barrel. At tapos ay lalagyan ko ng pellet ang barrel. Ayan. Mukhang defective itong nakuha kong pellet. Ayaw pumasok. Kaya maganda talaga kung precision BBs ang gagamitin natin. Ayan, mukhang ayos na to. At i-test fire na natin siya. Ayan mga ka-review. Tingnan ko yung karton. At nabutas na yung karton mga ka-review. Makapal tong karton mga ka-review. Hindi to madaling nabubutas. Ayan. Butas pa rin. So far so good mga ka-review. At para magamit ko yung part na may goma,
sa plastic barrel, puputulin ko itong part na ito kasi importante ito para sa copper barrel. At careful lang ako sa pagputol para hindi maging tagilid ang pagputol ko nito. Ayan, naputol na siya. Medyo pangit tingnan. Kaya isa-sandpaper ko siya. At ito ulit ang gagamitin kong sandpaper para i-smoothen itong surface niya. Ayan. Pagkatapos mag-sandpaper, tatanggalin ko lang yung mga excess na plastic sa loob nito para maikabit ko ito sa copper barrel. Ayan, lalakihan ko lang ang butas sa dulo nito hanggang sa mag-fit in ito sa barrel. So, kailangan ko na lang ilagay itong goma para matansya ko ang pagkabit nito sa barrel. Ayan, perfect na siya. Perfect fit. At ididikit ko na ito gamit ang super glue at dahan-dahan lang sa pag-super glue para hindi matagilid ang pagkabit para mag-fit in ito sa barrel holder kapag ilagay na natin. So, naikabit ko na siya at iti-test fire ko na siya ulit. Ayan, nabutas pa rin niya mga ka-review itong makapal na karton. So, puputulan ko na itong barrel para maging kahaba nito ang barrel casing ng MP40. At naputol ko na at sinandpaper ko na rin yung dulo. Ayan. At yung small gaps between barrel and casing ay i-fill in ko yan ng scotch tape para hindi tatagilid ang copper barrel. Pati na rin dito at dito na rin sa dulo. Pero black electrical tape ang gagamitin ko dyan. So tapos na tong part na to dito at ito rin dito. Di na yan gaglaw. At nalagyan ko na rin ng electrical tape itong dulo. At mag-fit in yan dyan sa casing. Siya nga pala mga ka-review. In-upgrade ko na rin pala itong pellet release ng MP40. Nilagyan ko ng plastic ang gilid para kumapal at hindi na madaling masira sa kakareload ng magazine. At nilagyan ko rin ng corn rice at super glue ang hollow parts niya para tumibay. Pinagtibay ko ang part na yan dahil palaging tinatamaan ng pellet release mula sa magazine. At para mas madali na lang ma-release ang mga pellet sa magazine. Ayan. At in-upgrade ko rin ang piston catcher. Nilagyan ko ng plastic ang kabilang dulo ng spring para tumaas ang pressure ng spring at mag-hook ng maigi ang piston catcher. At para sa buttstock naman, lalagyan ko ng alambre yung hollow space na part ng buttstock. At lalagyan ko rin ng baking powder at super glue. So, ayan. Pinudburan ko na ng unang layer ng baking powder bago ko lalagyan ng unang alambre. At ilalagay na ang unang alambre. Ayan. At bubudburan ko na ng super glue. Dapat ma-fill in talaga yung mga baking powder na nilagay. At bago pa man tumuyo ang super glue, bubudburan ko na ng pangalawang layer ng baking powder. At ilalagay ang pangalawang alambre. At takpan ulit ng panghuling baking powder. At pagkatapos ay straighten lang ang surface at budburan na ng panghuling super glue. Ayan. At kung gagawin nyo ito mga ka-review, dapat nakasuot kayo ng face mask at face shield kasi napakabaho ng super glue at para hindi matalsikan na rin ang inyong mga mata accidentally. So, ayan na. Repeat the process lang mga ka-review. At isusunod naman natin yung part na nasa dulo ng buttstock. At ganun pa rin ang process. Pero di ko na lalagyan ng alambre. At this time,
gradually ko siyang lalagyan ng baking powder at super glue. At ifa-flatten ang surface. Tanggalin ang excess at budburan ng super glue. At repeat the process lang hanggang sa maikot ko na ang buong ring. Ayan. So, ayan na. Isa-sandpaper ko na lang ang mga excess na tumigas na super glue at baking powder. Ayan. So, okay na yan sa akin. At kukulayan ko na lang ito ng black pentel pen para maging uniform ang kulay. Ayan. Para sa part na ito ng buttstock, dinikitan ko ito ng isang plastic ng isang juice sachet. Pero pwede na rin ang plastic ng Zesto or any junk food crackers. Ayan. Inikot ko dyan. Ang purpose nito ay para ma-fill in yung mga small gaps in between ng parts na ito at sa part na paglalagyan nito para mas lalo silang mag-fit in at hindi mag-loosen at hindi na rin magwa-wobble. At dito naman sa part na ito, para hindi na ito tumiklop habang kumakasako, lalagyan ko ito ng PVC or stopper, pag-stopper ko, para hindi na siya tumiklop habang kumakasa ako. Ayan. Nagaganyan kasi siya eh. So, tapos ko nang hatiin at putulin itong PVC. Ilalagay ko to dito mga kribyo. Ayan. Magiging stopper siya. Pero, imumold ko muna yan para mag-fit in siya sa part na yan. Ayan mga ka-review, dahan-dahan ko siyang pinapalambot dito sa apoy para ma-mold ko yan at mag-hold siya sa paglalagyan ko. Ayan mga ka-review, imumold ko na tong PVC habang mainit at malambot pa siya. Ayan. At repeat the process lang din para sa kabila mga ka-review. At tapos ko nang mamold itong PVC mga ka-review. At isa-sandpaper ko na lang siya para matanggal itong mga nasunog na part nito, yung may kulay itim. At tapos ko na siyang isa-sandpaper mga ka-review. At ididikit ko na ito gamit ng super glue. At nag-carve din pala ako dito sa part na dadaan yung screws. Para in the future, kung tatanggalin ko to, pwede ko pang matanggal yung screws. Ayan. At dun din sa isa. So, tapos ko na siyang maidikit mga ka-review. Ayan. Hindi na ito magwa-wobble dito. Ayan. Hindi na siya matitiklop dyan kapag ikakasa ko na ang MP40. Pero kapag tiniklop ko naman ito, ayan, ayos pa rin mga ka-review. Ayan. Walang problema. At kung napapansin niyo mga ka-review na wala yung charging handle niya, yun ay dahil nabalik ang charging handle mga ka-review. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-repair. Napaka-easy lang nito mga ka-review. At siya nga pala mga ka-review, ginawan ko pala ito ng isa pang piston hook. Ayan, kung napapansin nyo. PVC lang ang ginamit ko yan, mga ka-review. So, ididikit ko lang ito ulit, mga ka-review. Gamit ng isang super glue. Ayan, balik na siya sa dati. At matibay na siya, mga ka-review. At may mga ibang parts din akong pinagtibay. Kasama na ito dito. At para sa part na ito, dapat hindi sumobra ang paglagay ng baking powder para maipasok ko pa itong spring guide dito sa kanyang spring guide holder nang walang problema. Ayan. At ito pa ang mga parts na pinagtibay ko. Ayan.
nilagyan ko rin ng mga baking powder at super glue. Pero nag-careful lang ako dyan, mga ka-review, para hindi sumobra ang nilalagay kong baking powder at hindi magkaroon ng problema kapag ilagay ko na ang barrel or ikumpune ko na ang lahat sa dati. At ready na tong upgraded MP40 natin. So, iti-test fire na natin siya. At nandito pa rin tayo sa tindahan namin mag-test fire, mga ka-review. At nandun pa rin ang mga target. Ayan. Ganyan kalayo. At ngayon na may susubukan natin siya sa malapitan, mga ka-review. Ayan. Tingnan natin kung kaya ba niyang butasin itong mga karton. Ang resulta ng ating test fire, mga ka-review, dito sa iisa at dalawang karton, ayan, ay napuruan talaga ang harapan ng isang karton, mga ka-review. Ayan. At may mga pellet ang tumagos, lalo na nung tinira ko ito sa malapitan. Ayan. At ganun din dito sa may dalawang karton, mga ka-review. Ayan. Napuruan din niya ang harapan. At wala nga lang pellet ang tumagos sa ganun kalayo na range. Pero sa pangmalapitan, mga ka-review, ay nabutas niya. At dito naman sa special cartoons natin, mga ka-review, ay napuruhan niya yung harap nitong hard carton. Ayan, makapal siya. At may tumagos din dito sa ganun kalayo na range. At nung tinira ko ito ng malapitan, mga ka-review, tumagos din yung mga pellet dito. Ayan. At saka may mga pellet pa. Ayan o. Na dumikit lang. Pero hindi tumagos sa band paper. Meron din dito. Ayan. At dito naman sa very hard carton, mga ka-review. Ayan.
napaka kapal nitong karton mga ka-review, ay napuruhan din niya yung harapan ng karton mga ka-review. Ngunit walang pellet ang tumagos sa ganun kalayo na range. At nung tinira ko ito sa malipitan, ay merong isa ang tumagos mga ka-review. Ayan. Merong isa dito na tumagos. At the rest, hindi sila tumagos. At kung napapansin nyo mga ka-review, ay merong mga tama ng pellet na nandito sa mga bullseye. Ayan. At meron ding malapit na dito sa bullseye. Ayan. Kung i-rate ko ang kanyang accuracy, nasa 8 to 10 mga ka-review. Kasi accurate naman siya, pero kapag air pump, kapag tinira na natin siya, ay nagwa-wobble ang pellet gun mga ka-review, dahil sa lakas ng impact ng air pump. At para malaman natin kung gaano na talaga ito kalakas mga ka-review, susubukan natin itong itira sa sahig. Yan mga ka-review, tumilapon yung ibang parts. Yan, talagang nawasak niya talaga yung pellet. At ang pellet na ginamit ko mga ka-review, itong kulay silver. Napakatigas nito. Subukan pa natin ng isa mga ka-review. Basag pa rin. Nahati niya mga ka-review. Ayan. So, mas lumakas na talaga itong mga ka-review. So, overall na comment ko dito sa upgraded MP14 natin mga ka-review, ay mas lumakas na siya. Mas malakas pa kesa nung dati. At actually mga ka-review, na-test ko na to sa isang chronograph sa isang airsoft store na malapit sa amin. Pero hindi ko lang nakuhanan ng video. At dun sa chronograph mga ka-review, kung ang pellet na gagamitin ko nito ay precision pellet, yung precise ang size at may kabigatan, ang FPS niya ay nasa 280. Ngunit kung low grade pellet naman ang gagamitin ko, ang FPS niya ay nasa 320. At sa kanyang buttstock naman mga ka-review, ayan, hindi na siya naghahanging. Ayan, straight na straight siya dahil sa ginawa ko dito. At dito rin mga ka-review, nakikita nyo, ayan, hindi na siya tatagos. Ayan, hindi na siya titiklop dito lang. Ayan, habang sinacharge ko siya. Ayan. At pagdating naman sa kanyang accuracy mga ka-review, ay napaka-accurate niya dahil sa kanyang copper barrel. Ngunit kung itira ko na lang siya mga ka-review, ayan, ay nagwa-wobble siya, kaya nababawasan, kaya minsan natatagilid yung pagtira ko kasi wala kasi siyang papabigat sa loob mga ka-review para sana ma-stabilize ito kapag tinira na. Ayan. Ngunit in the near future mga ka-review, baka lalagyan ko to ng papabigat at tuturuan ko kayo kung paano, kaya stay tuned lang kayo sa channel ko. So that's it mga ka-review. Kung nagustuhan nyo tong video, i-click nyo lang yung like button. At kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. At hanggang sa muli, Unboxing Simulator!